Pag-usapan po natin dito sa MA Pinoy TV. Itong, di ko alam kung anong mangyayari, pero dapat nating ding abangan. Lalabas po kasi na parang dalawa ang magiging bagong television show ng GMA 7 or ng GMA. Kasi magkaiba yun eh. Although isang company, iba yung GMA 7 kaysa sa GMA yung cable nila. So, hindi ko alam kung ano mangyayari yan. Kasi po, lumalabas yung dating Itbulaga nandun sa GMA 7. Ito namang Showtime na dating ABS-CBN napunta sa Channel 5, ngayon ay nasa GMA naman. Naiisa naman ho may-ari, pero mukhang magkakasabay. Paano ba imamanis yan? Ano ha? Showtime at yung old Itbulaga magsasabay sa iisang company na posibleng talagang noontime ansyo panlaban dun sa Itbulaga na original ng Tito Vic and Joey. Pwede bang mangyari dalawang show, dalawang television show na live sa iisang company para tapatan yung Channel 5 at Tito Vic and Joey? So talagang kakaiba, ano ha? Kasi July 1, mag-uumpisa na po yung Tito Vic and Joey. Sa kasalukuyan, tumatakbo naman yung nag-take over sa Itbulaga doon sa Channel 7. Tapos ito ngang Showtime ay wala na sa TV5, pupunta ng GMA. Nung araw yan yung GMA News, di ba? Yung sa cable, yan din yun ang gagamitin ng Showtime. So, kung parehong alas 12 noon, alas 12 ng tanghali, yun na nga yun. Paano yun? Parang medyo nakakalito. Ay kasi itong Tito Vic and Joey, original Night Bulaga, alas 12 sila. Nang dalawang tatlong oras yata, araw-araw. Pagka Saturday nga, mag-uumpisa sila, 11:35. Sure na po yung oras na yan. So, paano ngayon? Talagang kaabang-abang itong industriyang ito. Sino ang susundan ng mga tao? Siyempre, sigaw kaagad ng mga original na mga followers, supporters ng Itbulaga. Doon kami sa Tito Vic and Joey. Yan ang sabi nila. Nag-aabang kami, naiinip na nga kami. Kahit anong mangyari, doon kami. Pil na pili niya ng Tito Vic and Joey. Ramdam nila sa social media ang napakainit. Kasing init ng bulkang Mayon. Ang pagtanggap ng taong bayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa abroad sa kanilang pagbabalik. Kaya nga, hindi pa nag-uumpisa. Ang dami ng advertisement na nakaabang. Ang dami ng sponsor na magbibigay ng tulong sa kanila. Kaya nga, tuwan-tuwa yung Manny Pangilinan. Dahil kanya yan, alam niyang hahakot ng magandang rating at magandang sponsor, maraming pera. Rating, maraming pera, maraming sponsor. Yun po yun eh. So talagang kaabang-abang ito. So inuulit ko, pwede bang mangyari yun? Kung mangyayari yun, abay kakaiba. Dalawang show ang hiharap ng GMA Management. At yung isa sa Tape Incorporated, yung isa sa GMA Showtime, dun sa Itbulaga. Pero alam niyo, nagsarita na si Bong Navarro ng Showtime. Believe sila sa Tito Vic and Joey. Alam niya. Mabuti ito si Bong nagsasabi ng salita, ng totoo. Hindi niya kaya. Hindi nila kaya ang Tito Vic and Joey. Umami na sila. Ang laking bagay nun. Nagpapatotoo bilang respeto dyan sa Itbulaga na haligi ng television o sa industriya ng television sa show business. So, yan po yung Bong Navarro. Aniniwala siyang talagang mahirap kalaban ang Itbulaga. Sa totoo lang. Ayan, okay? Anong inyong masasabi yan? Sunod na ating pag-usapan, itong masalimuot na parang showbiz din na NBA. Okay? Kasi nga po ngayon, akala ko tapos na yung LeBron James, hindi na kukunin at hindi na pagkakainteresan ng ibang mga team. Aba, ngayon nagpuputukan, meron naman. Dati, ay Golden State Warrior nakaka-interes sa kanya, tapos San Antonio nawala yun, ngayon bumalik na naman, ngayon meron pang Boston. So talagang mabenta ang king ng NBA. Talaga sabi ko nga sa inyo nung una pa, si LeBron James kahit anong team kukunin niyan, kahit sinong team gusto yan, kasi all around player, pwedeng sentro, pwedeng power forward, pwedeng small forward, pwedeng shooting guard, pwedeng guard. Napakatindi ng asset ni LeBron sa basketball. Paano naman hindi kukunin yan? Ay marami mga player, pag sentro, sentro lang. Marami mga player, pagka
guard lang, guard lang. Ay si LeBron kahit saan mo ilagay, all around niya eh. Kaya nga King, yun ang bintahe. Kaya nga po, hindi ganun kadaling bibitawa ng Lakers yan. Maliban lang kung ang kapalit eh, puro mga superstar. Pero kung sino-sino lang, hindi papayag ang management ng LA na mawala. Kaya nga si LeBron, ang LA nananatiling napakataas ng rating nila at maraming naniniwala sa kanila kasi sikat na yung team nila, sikat pa yung LeBron James, kaya ho, dala-dala talaga. At saan man magpunta si LeBron, talagang aangat yan. Makikilala ang team at panunoodin yan. Di ba? Kaya lang, napapansin natin, medyo mabagal ang style naman nila yan. Eh. Medyo mabagal ang galaw ng LA sa pagkuha ng mga players. Baka mapag-iwanan na naman. Di ba nung nakaraan? Ang dami na nakakuha ng magagaling na players, sila hindi. Late na silang kumuha. Pero nung naghabol sila, napagod. Hindi nga nakatapos sa final, sa Western Conference final lang. So, sana bilisan. Pero alam nyo, mayroon hong isang problema dyan. Ha? Hindi lang ho mga players ang dapat silipin natin. Ako, ang tingin ko, pati yung coach nila, dapat magbago rin eh. Kasi mahina ang rotation. Mahina magpalit siya ng mga players na ipapasok. Pagod na yung mga superstar niya bago niya palitan. Kung minsan, hindi pa nga nakakapagpahinga, ibabalik niya naman. Ang dami naka-standby ng mga players na hindi nagagamit. So, yung rotation ng kanilang, yung style ng kanilang coach ay medyo kakaiba. May problema dun. Baka kala nyo, player lang ang may problema sa basketball. Team yan. Kahit anong galing ng players, ang masusunod, yung game plan ng coach. Pag hindi maganda ang game plan ng coach, abay, wala ang magagawa yung magagaling na superstar talaga. Kaya ho, mahalaga yung ulo, yung style, yung plano, game plan. Pag nasunod ng mga players, panalo yan. Eh kung hindi maganda ang game plan, so, ano gagawin ng mga players? Kaya may problema doon kay Darvin Ham. Bagong-bagong coach yan. Although nakarating sa finals, sa Western, pero kulang yun. Napakataas ng expectation ng mga tagahanga ng basketball sa buong mundo sa LA. Lalo na ngayon na siguro maswerte na kung makadalawa, tatlong taon pa si LeBron James, patapos na yung karera niya dahil may edad na, kalaban niya, edad eh. Going 39 years old na siya sa December. So kailangan talagang palakasin ang LA yung kanyang team kung gusto pa rin na mag-champion. Kaya nga kinukuha siya ng ibang mga team kasi alam nilang gusto ni LeBron mag-champion ulit kaya kailangan ibigay sa kanya ang gusto niya mga players na makakasama at magagaling na coach para makuha yung mission niya na another championship before ang official na retirement dahil ang age ang pinakamabigat na kalaban. Kahit anong galing mo, may pagod at saka nakakaedad. So, yun yung issue dyan eh. So, maraming aabangan dito sa channel na ito, sports, entertainment, showbiz, kalikasan, at iba pa, kalusugan. Napapag-usapan natin dito. Salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Mag-subscribe, mag-follow MA Pinoy TV. Okay? Pero yung isang channel, huwag nyo kakalimutan ha, Mike Abe Opinions. Nandyan pa rin po yan. Tuloy-tuloy po yan.